Birhin ka pa? Halos matigil ang mundo ni Axel nang malamang birhin pa ang babaeng nasa kama at kasaluhan niya sa isang mainit na gabi. Hmm? Well, so what? May magbabago ba? Ayaw mo na bang ituloy ang gabing to dahil lang nalaman mong birhin pa ako? What if? Hindi na rin natuloy pa ni Caroline ang mapanghamong salita niya sa binata nang patahimikin siya nito sa pamamagitan ng isang mapangahas na halik. Kasabayan noon ay ang mga swabing galaw ni Axel sa ibabaw niya na hindi niya maipaliwanag kung bakit kahit masakit ay masarap din ang ginagawa nitong paglalabas-masok sa kanyang pagbabae. Parang musika naman sa pandinig ng binata ang mga ungol na ginagawa ng dalaga. Dahilan para mas lalong mag-init ang sistema ni Axel at mas pasarapin pa lalo ang kanilang gabi. Axel? Wait, tumigil ka muna. Pagpapatigil ni Caroline sa kanya. Tumigil naman ang binata at doon niya nakitang may lumabas na puting likido sa kuweba ni Caroline. Doon na siya pilyong umiti at inangkin ang namamasang kuweba nito gamit ang kanyang dila at labi. At nang mga sandaling iyon ay mas lalong napalakas ang ungol ni Caroline. Gosh, Axel, isang oras na tayo dito. Hindi ka pa patitigil? Nope. Titigil lang ako kapag natanggal na ang ahas nitong little Axel ko. But for now, he's still active and strong. So, mahinang natawa si Caroline sa pilyong tugo nito na agad niyang nakuha. Maapde at parang nagiinit na kasi ang kanyang kuweba dahil isang oras na silang ganoon ang binata. Pero mukhang wala pa itong planong tumigil sa pag-angkin sa kanya. Nang mapagpasyahan naman ng dalaga na siya na ang mamuno sa galaw, ay siya na rin ang pumaibabaw dito. Nang gabi kasing iyon, ay malaya nilang nagagawa ang lahat. Kahit pa siguro maghubad sila habang natutulog, ay walang makakakita sa kanila dahil nasa private place sila ni Axel. Axel Montemayor is a businessman. Siya ang kasalukuyang vice chairman ng sarili nilang kumpanya. At dahil nag-iisang anak, kaya nakukuha niya ang lahat ng gusto, maliban na lamang sa isang bagay. At iyon ay ang pumili ng babaeng kanyang mamahalin. Noon pa man kasi ay naipagkasundo na si Axel sa dalagang si Jonah na isang international model. Maganda ang dalaga at perpekto, pero hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit parabang wala siyang gusto dito. Nang makita niya naman si Caroline na isang TV host at nang minsay ma-interview siya nito, ay doon na siya nakaramdam ng attraction sa dalaga. At dahil may flirty attitude siya, inakit niya ito hanggang sa nagkausap nga sila ng ilang araw. At ngayon, kasama niya na ang dalaga sa kama. Pareha silang nakahiga nang magtapos ang mainit na gabi. Himbing na ang tulog ni Caroline habang si Axel ay naupo na at seryoso siyang pinagmamasdan mula ulo hanggang paa. Napalunok pa siya at agad kinumutan ang hubad na katawan ng dalaga. Dahilan para magising ito. What's wrong, Axel? Wala. Kinumutan lang kita. At baka matukso na naman akong angkinin ka. Go back to sleep. Magpapahangin lang ako sa labas. Tumango lamang si Caroline at bumalik na sa pagtulog. Kinabukasan ay maaga siyang nagising para maghanda ng almusal. Nang saktong matapos na siya ay ang pagising naman ng binata. Good morning.
Perfect lang ang timing mo at kakatapos ko palang magluto ng agahan natin. Okay, magmugmug ka na muna. Tapos, kakain na tayo. Iyon naman ang ginawa ni Axel. At nang matapos, ay niyakap niya patalikod si Caroline at paulit-ulit na hinalikan sa liig. Naka-ponytail kasi ang dalaga at naka-crop top na sleeveless. Kaya, klarong-klaro ang maputi nitong liig. Hey, ano na naman yan ha? Ang aga-aga. Kakaligo ko palang Axel. Kaya pala sobrang fresh mo today. Bakit ba naman kasi ganyan ang ayos mo? Tinutukso mo naman ako eh. What? No. Ikaw lang tong natutukso dyan eh. Tawa naman nito. Alright. Okay, fine. Talo na ako. Pero, pwede ko bang lagyan ng marka ang liig mo? Remembrance lang, since next week na naman tayo magkikita. Isang mahinang kurot ang iginawa ni Caroline dito at mahinang napahagikik. Oh no, no way. May trabaho pa ako mamaya at itatali ko ang buhok ko. So no. And oh, by the way, bago ko makalimutan, hindi ako pwede next week. May family outing kami sa Saturday. Idi, sa Sunday na lang. Oh no, hindi pwede. Me time on Sunday. Tsaka, masyado ka ng abusado ah. Kung makapag-demand ka, akala mo talaga girlfriend mo ako. Natahimik si Axel sa sinabing iyon ng dalaga at agad na pabitaw sa yakap dito. See, can I ask you a question? Oh yeah, sure. Bakit ka pumayag na makasama ako dito? I mean, yeah, bakit ka nga pumayag? Bakit ka rin pumayag na angkinin kita? Dalawa ang tanong mo, pero isa lang ang sagot ko. Well, simply, because I like you. Is that enough? Pero alam mo naman ang tungkol kay Jonah, no? Oh yeah, nakiwento mo na siya sa akin. But you told me naman, diba, na hindi mo siya girlfriend and you don't like her. So bakit ako mag-aalala? Isa pa, I'm having fun doing all of this with you. Kaya ikaw, huwag ka nang mag-overthink dyan. Alright, kumain na tayo para maihatid mo na ako sa condo ko. Pilit namang napatango si Axel at nagsabay na ang dalawa sa agahan. Inihatid niya rin muna ang dalaga sa kondo nito, saka nagpaalam na. Inaamin niyang kapag kasama niya si Caroline ay para siyang nasa ulap sa sobrang saya. Pero kapag nagkanya-kanya na sila ng daan, ay parang bumabalik sa normal ang kulay sa buhay ni Axel. Dumiretso siya sa kumpanya at ganoon na lamang ang gulat niya nang makita sa mismong office niya ang kanyang ama na siyang chairman doon at ang dalagang si Jonah. Oh, Dad? Jonah? Kunot noon niyang sambit. Oh, hey there Axel! Nakangiting usal ni Jonah at tumayo na para siya ibeso. Hey, what's wrong? Hindi ka ba masaya na nandito na ako? Muli pa nitong sambit. Why are you here, Jonah? And you, Dad? Axel, your words. Ganyan mo ba i-welcome si Jonah? Kadarating lang niya galing US. Oh, I'm sorry. Nabigla lang ako. Oh gosh, ikaw naman oh. Masyado kang hot. Kadarating ko lang. Kanina pa nga ako tawag ng tawag sa'yo eh. Pero you're not answering, kaya si Tito na lang ang tinawagan ko. Siyempre, hinanap kita agad, kaya dumiritso na kami dito. Where have you been ba? Wala ka naman daw sa bahay niyo for the whole night. Oh, may inaayos lang ako. I'm sorry kung hindi na kita nasundo sa airport. Anong oras ba ang balik mo mamaya papuntang US para maihatid kita? Natawa naman si Jonah at agad inayos ang necktie ni Axel. Ikaw naman oh, para kang hindi masaya
that I am here. Kakarating ko pa lang. And now, excited ka nang bumalik ako sa US? 1 month ako dito kasi wala akong schedules for the whole month. I mean, meron. Pero kaunti lang. Kaya pinare-schedule ko na yun sa susunod na buwan kasama ang iba kong event schedules. What? Oh, bakit parang gulat na gulat ka? Okay na din to para mas makilala pa natin ang isa't isa. Diba, Tito? Baling nito kay Don Simon na nuoy nakaupo pa rin sa couch. Yes, Iha. Para naman bago kayo ikasal sunis, ay may alam na kayo sa mga hilig ng isa't isa. O siya, Axel, Jonah, I have to go. Kayo na ang bahala sa isa't isa. Pagpapaalam pa ng Don na tinanguan din agad ni Jonah. Nang sila na lamang dalawa, ay doon na agad umiwas si Axel kay Jonah. Nilalapitan lamang niya ang babae kapag nasa paligid nila si Don Simon. Pero kapag wala ito'y ginagawa ng binata ang lahat para lang makaiwas sa kanya. Alam mo, ang plastic mo ah. Kapag nandito si Tito, you're nice to me. Kapag wala, umiiwas ka. Jonah, alam mo na kung ano ang sagot dyan sa tanong mo. Sige na, iwanan mo na ako dito dahil marami pa akong trabaho. Kasabay noon ay ang pagtunog naman ng cellphone ni Axel. Nang tingnan niya ay, kitang-kita pa ng dalawang mata ni Jonah kung paano napangiti ng matamis ang binata. Dahilan para mangunot ang kanyang noo. Who's that? Bakit ganyan ka kumakangiti? It's nothing. Nothing? Ganyan ang ngiti mo? Nothing? Jonah, pwede ba? Sige na, get out of my office now. No, umuwi ako ng Pilipinas, Axel, because of you. Ako na nga ang nag-adjust eh, tapos ipagtatabuyan mo lang ako. That easy, ha? Huh? Saan mo nakukuha ang guts na ipagtabuyan ng isang Jonah Garcia? Sorry, hindi ko naman gustong ipagtabuyan ka eh. It's just that, may marami lang talaga akong nakapending na works. Okay, sige na, please. Kumalma naman ang dalaga at umalis na ng opisina nito. Tinapos naman agad ni Axel ang mga naiwan niyang trabaho. At saktong alas 10 ng umaga ay palabas ni Caroline. Ay live niya itong pinanood sa kanyang iPad. Hindi niya rin alam kung ilang oras na siyang nakangiti. Basta't ang alam lamang niya ay simula sa pagsisimula ng palabas hanggang sa matapos ay nakangiti lang siya habang nakatingin sa dalaga. Lo, grabe dude. Tutok na tutok ka dyan ah. Untag ni Gary sa kanya na nooy, hindi na niya na malayang nakapasok na pala sa kanyang opisina. Oh, Gary? Man, bakit biglang-bigla ka na lang pumapasok? Oh, so bawal na pala akong pumasok sa opisina ng kaibigan ko ah. Pero tell me, bakit mo pinapanood ang show na yan? Is it because the guest? Or sa host mismo? Panunokso niya pa sa kaibigan. It's none of your business, Gary. Talaga lang ha? Hindi ba magsiselo si Jonah dyan? Na nababaling na sa iba ang atensyon mo? Oh, Gary, you know na since then, I don't like Jonah. At itong babaeng nasa palabas na to, I mean, ang host mismo, siya ang gusto ko. What? That's a big revelation, dude ah. Paano si Jonah? At paano kapag nalaman ni Tito na may gusto ka sa ibang babae? Baka nakakalimutan mo. Pare, of course, di ko nakakalimutan na ipinagkasundo na kami simula pa lang. Pero anong gagawin ko? Malinaw pa sa alas 4 ang sinabi ko kay Dad na ayaw ko kay Jonah. Well, good luck na lang sa'yo pare. Alam mo, mayaman ka nga. Di ka na mumblema sa pera. Pero dyan, sa love life mo, problemadong problemado ka. Tawa pa nito na siyang ikinailing na lamang din ni Axel. Kinahaponan, maaga siyang umalis sa opisina niya
dahil napagpasyahan niyang pumunta sa istasyon kung saan nagtatrabaho si Caroline. Pero bago iyon ay dumaan muna siya sa flower shop para bilhan ng bulaklak ang dalaga. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay nakita pala ni Jonah ang lahat ng iyon. Kaya dali-dali na rin itong sumunod kay Axel. Nakita niyang nagpark ang binata sa isang malaking building. Kaya iyon na rin ang ginawa niya. Samantalang si Caroline na may nakaupo lang sa kanyang dressing room habang nag-aayos. Nang biglang pumasok si Axel doon. At kasabay ng panlalaki ng kanyang mga mata ay napanganga rin siya sa nakikita. Hey, Axel! What are you doing here? Baka makita ka ng PA ko. Nakita na nga ako. Pero don't worry, I told her na itikom niya ang bibig niya. Pauwi ka na ba? Ikaw talaga. Oh yeah, yep. Nag-aayos pa lang ako. Teka, bakit ka nandito? At may pabulaklak ka pa talaga ha? Well, na-miss kita agad eh. Ano? Buong araw mo nga akong nasulo kahapon. Tapos, na-miss mo na ako agad? Eh, paano ba yan? Na-miss talaga kita eh. Agad nilak ng binata ang pinto ng dressing room ni Caroline. Kaya natawa na lamang din ang dalaga nang makuha ang ibig sabihin niyon. Hinila niya ang dalaga palapit sa kanya at hinapit ang kanyang bewang gamit ang isang kamay. Habang ang isa na may, inaasikaso na din ang pagtatanggal ng mga botones sa damit nito. Hey, Axel, what are you doing? This is not the right place. But why? This is your private room, right? So why not? Wala na rin nagawa pa ang dalaga nang simula na ni Axel ang banayad niyang mga halik dito. Hanggang sa umabot na iyon sa liig. At nang saktong matanggal ang lahat ng botones sa damit ni Caroline, ay isa-isa na rin inangkin ni Axel ang dalawang bundok nito. Gustong magpakawala ng tinig ang dalaga, pero hindi niya magawa. Nagpasya siyang mahiga sa sahig at nakahanda na naman sanang isuko ang sarili sa gwapong binata. Nang bigla silang makarinig ng sunod-sunod at parang pagalit na pagkatok. Axel, open the door! Agad na sapo ng binata ang kanyang ulo nang marinig ang boses ni Jonah. Oh gosh, alright, si Jonah ang nasa labas. Come on, tumayo na tayo and let's fix ourselves. Iyon naman agad ang kanilang ginawa. Pero si Axel ay hirap na hirap pang isara ang zipper ng kanyang pantalon dahil galit na galit pa rin talaga ang kanyang alaga. Nang medyo maayos na ay doon niya binuksan ang pinto at si Jonah nga ang naroon. Jonah, what are you doing here? Hindi ba't ikaw dapat ang tinatanong ko niyan? What are you doing here? At sino itong babaeng to ha? Bakit nasa loob ka ng dressing room niya? Pwede ba? Huwag kang gumawa ng eksena dito. Hindi ka actress. Sige na, mauna ka na sa labas. Susunod na ako. No, sabay tayong aalis. As in, now na. Agad niyang hinawakan ang kamay ng binata at wala na ring nagawa pa si Axel, kundi ang sumunod dito. Dumiretso sila sa kotse ni Axel at doon na agad hinalikan ni Jonah ang binata na siyang ikinagulat pa nito. Hey, ano bang ginagawa mo? Stop it, Jonah. Well, kissing you. Hindi ba obvious? Bakit mo ba ako sinasaktan ng ganito, Axel? First, ini-ignore mo ako. And now, makikita kitang may kasamang ibang babae sa loob pa mismo ng dressing room niya. And who's that woman, ha? Siya ba ang karibal ko sa iyo? Jonah, wala kang karibal, okay? Besides, ilang beses ko rin sinabi sa iyo na nakikisama lang ako sa iyo dahil sa mga magulang natin. Yun lang yun. Maganda ka, mabait at pantasya ng mga kalalakihan. Pero ibahin mo ako. So siya nga ang karibal ko sa iyo? Bakit? Ano bang ipinagmamalaki ng babaeng yun?
Sino lang ba siya compared to me? Compared to Jonah Garcia? Ha, yan ang hirap sa'yo eh. Lahat kinukumpara mo. Bakit? Porket ikaw si Jonah Garcia, ay tingin mo wala nang makakapantay sa'yo? Look, I'm sorry to say this, pero yung romantic proposal na lagi mong sinasabi kay Dad, hindi mangyayari yun. I can't propose to a girl I don't even love. Isang malutong na sampal ang agad na dumampi sa pisngi ni Axel dahil sa kanyang sinabi. I'm sorry, pero I don't regret saying those words, Jonah. And I hope it's clear. Walang imik na umalis ang dalaga sa kanyang sasakyan, kaya napailing na lamang siya at agad humugot ng isang malalim na hininga. Hindi nagparamdam ng isang linggo sa kanya si Jonah, kaya ang buong akala niya ay bumalik na ito sa US. Ngunit isang gabi nang siya ay pauwi na galing sa opisina, ay ganoon na lamang ang gulat niya nang makitang nasa veranda ang dalaga kasama si Don Simon. Oh, he's here na po, Tito. Hi, babe. How's your work, ha? Wika agad nito at agad siyang hinalikan sa labi. Inaamin niyang hindi niya napaghandaan ginawang iyon ng dalaga, kaya hindi siya agad nakaimik dahil sa pagkagulat. Oh, look at the two of you. Kung dati, may nalalaman pa si Axel na pahindi-hindi sa'yo, Jonah, iha. Pero ngayon, tingnan mo naman, nagawa niya na talagang makapag-propose sa'yo. Oh well, sino nga ba naman ang ayaw sa isang Jonah Garcia, diba? Sa isang maganda at sikat na international model. Nanlaki ang mga mata ni Axel sa sinabi ng kanyang ama. Hindi niya mawari kung ano ang tinutukoy nitong proposal. Ngunit, hindi pa man siya nakakapagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin, ay si Jonah na ang sumagot, sabay taas sa kanyang kamay, na mapapansin ang malaking diamanting singsing na nasa kanyang daliri. Oh yeah, yes naman, Tito. Sayang nga lang po eh, at hindi ako nakapag-video, kasi sobra po talaga akong nabigla sa proposal ni Axel sa akin. And now that we're engaged, bukas uuwi si na Dad from US para mapag-usapan na natin ang engagement party. Oh, that's good, iha. O siya, I will leave the two of you at tatawagan ko muna si na kumpadre for the good news. Pagpapaalam ng Don at umalis na. Nang hindi na nila ito maaninag, ay doon na hinawakan ni Axel ang braso ni Jonah at tiimbanggang na napatingin dito. Anong ginagawa mo, ha? Faking that leching proposal? Ano bang propose mo? Alam nating dalawa na walang nangyaring proposal at iyang sing-sing sa daliri mo. Binili mo lang yan on your own. Oo nga, and what's wrong with that? Axel, lumaki akong nakukuha ang lahat ng gusto ko. And if I say you're mine, you're mine. Ayoko ng kahati. No, I'm not yours, Jonah. Hindi mo ako pag-aari. Akala ko ba malinaw na sa'yo na ayaw kitang pakasalan? Oh, really? Ede sabihin mo yan bukas sa harap mismo ng parents ko at ng parents mo para naman matigil na tong lahat as you wish. Now, ipakita mo sa akin ang tapang mo, Axel. Pinal na wika nito at tinalikura na din ang binata. Parehas na naikuyom ni Axel ang kanyang mga kamao dahil alam naman nilang dalawa ni Jonah na wala talaga siyang lakas ng loob na gawin at sabihin iyon sa kani-kanilang mga magulang. Buong gabing hindi mapakali ang binata. Kaya naman nang di makatiis ay agad siyang umalis ng bahay at pinuntahan ang kondo ni Caroline. Bahagya pa siyang nagulat nang ang magbukas sa kanya ay ang isang babaeng di niya kilala. Oh my, totoo ba to? Axel Montemayor? Pero teka, bakit ka? Sino? Oh, Axel? Sabad na rin ni Caroline na nooy na bigla pa sa kanyang pagdating. Ngunit, imbis na sumagot, ay niyakap niya lang agad ang dalaga. At doon, otomatikong nawala ang pagkabalisa niya
at nakahinga na ng medyo maluwag. Nang medyo maayos na, parehas na silang naupo sa may sofa habang ang kaibigan naman ni Caroline na si Janice ay naghanda na ng kape para sa binata. Doon na rin sinabi ni Axel ang lahat sa dalaga, kaya agad na nakaramdam ng awa si Caroline dito. So, anong plano mo? Dito ka muna ba? Is it okay na dito muna ako? Hindi naman nila alam na dito ang kondo mo eh. Please? Hindi ko alam pero nawawala ang lahat ng pangamba ko kapag ikaw ang kasama ko. Oh yeah, oo naman. You're welcome here. Pwede kang magstay dito hanggat gusto mo. Pero please, you need to be honest to your parents. Yeah, tama si Caroline Pogi. I mean Axel. Kung ayaw mo naman talaga dyan sa obsessed na Jonah na iyan, prangkahin mo para may happily ever after na kayo nitong beshi ko. Hey, Janice, ano ba? Oh, biro lang. Ito naman, oh. Pero seryoso, Axel. Kailangan mo ring magpakatotoo sa kanila. Pero sa ngayon, mag-relax ka muna, ha? Pero paano ba yan? Kasama ko si Janice sa kama, eh. Okay lang ba na dito ka sa sofa? Loh, beshi, ano ka ba? Ilang taon na tayong magkaibigan, no? Siyempre, marunong akong magparaya. Ako na dito sa sofa, kayo na doon sa kama, para naman tuluyan na talagang makapag-relax si Axel. Este, para maging comfortable siya. Nakakahiya naman kasi eh, isang napakayamang lalaki, papatulugin mo sa sofa? Ako na dito. Sanay na ako. Pero isang request lang ha, huwag kayong maingay masyado sa loob. Oh my goodness, Janice naman. Oh, bakit? Ikaw, napaka-green-minded mo ah. Baka lang magkwentuhan kayo or ano ba, or magtawanan. Huwag kayong masyadong maingay, ganern. Okay, sige na, chupi-chupi. Parehas na tawa ang dalawa at nagsabay na ngang pumasok sa loob ng silid ni Caroline. Saktong pagsara naman nila ng pinto, ay doon na hinalikan ni Axel ang labi ng dalaga. Ganoon rin naman ang ginawa ni Caroline at malayang tinutugon ang mga halik nito. Kapwa nagsisikilos na rin ang kanilang mga kamay dahil ang kamay ni Caroline ay nasa pantalona ni Axel. At kay Axel naman ay nasa loob na rin ng bisteda ng dalaga. Kinapa at dinampot ni Caroline ang galit na alaga ng binata. Isa-isa muna nilang pinapakiliti ang isa't isa. At nang pakiramdam nila ay nag-aalab na ang mga katawan nila sa init at kakaibang sensasyon na nararamdaman ay doon na pumaibabaw si Axel sa dalaga. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kanyang tauhan sa puder ng dalaga. At para hindi makagawa ng anumang ingay, ay ang unan nakatabi nila ang kinagat-kagat ni Caroline. Sa bawat pagpasok ng tauhan ni Axel sa sistema niya, parang may dala itong apoy. Angkin-angkin nila ang katawan ng isa't isa. At lahat na yata ng pwedeng gawing posisyon sa kama ay nagawa na nila. Bibilisan ko pa ba? Gawin mo ang gusto mong gawin, Axel. I'm loving it. At tulad dati, nagtagal din ng mahigit isang oras ang kanilang pag-iisa. Kaya kapwa sila hingal at habol-habol ang kanilang mga hininga, habang parihas na nakahiga at nakatingin sa isa't isa. Kung ikaw ang ipinagkasundo ni Dad sa akin, I won't hesitate. Papakasalan pa kita agad eh. Wika ni Axel habang seryosong nakatingin kay Caroline. Ay sus, bulero. Hindi mo nga ako kayang ligawan eh. Pakasalan pa kaya? Ligaw? Wait, do I really need to do that? What? Axel, syempre naman no. Pero may magagawa pa ba ako? Ay nako, hindi mo pa nga ako girlfriend, may nangyayari na sa atin. Para tuloy, wala na akong karapatan na magpakipot at magpaligaw.
ngayong nakuha mo na ako. Ma, don't worry. Don't mind it. Ginusto ko naman din to eh. I told you, I like you. Kaya pumayag ako. No, if that's the right thing, then I'll do it. Liligawan kita. Alam mo, unahin mo muna ang problema mo dyan sa Jonah na yan at sa mga magulang mo. Hindi naman ako papayag na hanggang pasikreto lang ako. You know, I'm a public host and you're a well-known businessman. Masyadong complicated kapag nagkaroon pa tayong dalawa ng issue. Pero ngayon, matulog na muna tayo, okay? Pinagod mo ako ng husto eh. Tawa pa ng dalaga. Hinalikan naman muna ni Axel ang noo bago nila maisipang matulog. Kinabukasan, kahit gusto pa ng binata na manatili sa kondo ni Caroline, ay umalis na siya ng maaga para harapin ang mga magulang, lalong-lalo na si Jonah. Okay, see, I have to go. Don't worry, ngayon tatapusin ko na ang lahat. And after that, sisimulan ko na ang panliligaw ko sa'yo, okay? Sorry kung hindi kita ma-date sa labas. But soonest, I will make sure na magagawa ko na yun. Saad niya dito at hinalikan sa labi ang dalaga. Nang makaalis naman si Axel, ay doon na nakatanggap ng malakas na kurot sa tagiliran si Caroline sa kaibigang si Janice. Ow! Hey, bakit? Kayo ha? Napaka-silent niyo kagabi. May something kayong ginagawa, no? What? Di ba sabi mo, huwag maingay? Itapos ngayon? Issue na naman sa'yo ang pagiging tahimik namin? Ay, nako. Ewan ko sa'yo, Janice. Ang mabuti pa, mag-almusal na lang tayo para sabay na tayong makaalis at masimulan na ang mga trabaho natin. Ay sus, in denial pa to. Alam na alam ko na ang ngiti mong yan. Ngiting nadiligan at ngiting nakakain na naman ng hotdog na di maubos-ubos. Patuloy pa rin panunukso ni Janice sa kaibigan na ikinatawa na lamang ni ito. Natapos ang buong araw, ay panay lamang ang text ni Caroline kay Axel. Pero wala siyang natatanggap na reply mula dito. Hanggang sa nakakaramdam na rin siya ng kakaiba sa sarili niyang katawan. Hindi naman siya nagsusuka at wala din siyang nararamdamang masakit sa kaniyang katawan. Pero pansin niyang tumataba siya at may kaunting pagbabago sa hubog ng kaniyang katawan. Nang bigyan naman siya ng idea ni Janice na baka nga siya ay nagdadalang tao, ay agad siyang nagtungo sa kilala niyang OB kasama ang kaibigan at doon nakumpirma na buntis nga siya. So, ano na? Anong plano mo, Beshi? Knowing wala pang paramdam si Axel sa'yo. Well, ipapaalam ko pa rin sa kanya. Pero saka na kapag okay na ang lahat. Sa ngayon, wala naman akong magagawa kundi ang tanggapin ito at alagaan ang baby ko. Nanatili mo ng isang lihim ang pagdadalang tao ni Caroline. Ipinagpatuloy niya pa rin ang kanyang trabaho bilang isang public host sa telebisyon. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, habang siya ay live na nakaire, ay namutawi ang katahimikan ng lahat. Dahil biglang nag-pop up sa malaking screen ang kopya ng ultrasound niya na may pangalan niya pa mismo. Doon na rin lumabas si Jonah na nagbigay pa ng isang demonyetang ngiti sa kanya. Ha! Surprise? This is live, diba? So I bet everyone will know me. At itong host na favorite ninyong lahat, mga agaw ng fiance. Pasabog agad nito. Samantalang ang nakatutok na si Gary naman sa online ay agad pinaandar ang kotse at pinuntahan ang kaibigang si Axel. Dude, nasa show ni Caroline si Jonah. Wait, what? What the hell is she doing there? Hindi ko alam pare. Tara, puntahan natin.
sakay ang kotse ni Gary. Gusto pa sanang makita ni Axel ang live pero hindi na ito nakaire. Malamang ay pinatigil na ng istasyon dahil tiyak na malaking gulo ito. Pagdating sa building ay agad namang nagtungo si Axel sa show ni Caroline pero wala na ito doon dahil isinugod na daw sa ospital dahil sa bigla ang pagsugod at pagsabunot ni Jonah sa kanya. Dahilan para ito'y mapilipit sa sakit ng kanyang tiyan. Nagpunta agad sila sa ospital at saktong nasa kama na niya si Caroline kaya doon na niya ito pinaulanan ng halik. Love, I'm sorry. I wasn't there para protektahan ka. Are you okay? At totoo bang buntis ka? Sunod-sunod niyang tanong dito. Yes, Axel. I'm pregnant. Hindi ko lang masabi sa'yo kasi, syempre, wala kang paramdam ng ilang araw. Wala naman akong makapitan dahil wala akong right para sa'yo. I'm not even your girlfriend. Pero okay na si baby. Maayos naman daw siya. Oh, jeez. Thank God. Dahil kung may nangyari pa sa kanya o sa inyong dalawa, I will sue that girl. Pero I'm sorry. Kaya lang naman ako hindi nagparamdam sa'yo eh. Dahil sinabi sa akin ni Jonah na titigilan niya lang ako kapag hindi mo na ako nagpakita o kumontak sa iyo ng dalawang linggo. Hindi ko alam na ito na pala ang plano niya. Hindi ko nga pinapanood ang show mo kasi mas lalo kitang namimiss. I'm so sorry. Oh no, it's okay. Naiintindihan ko na ngayon. Sorry din. I love you. Mahal na mahal kita. Be safe, okay? Now, iiwanan na muna kita kay Gary at kay Janice. Haharapin ko muna si Jonah. Iyon na nga ang nangyari. At nang magkaharap na si Jonah at Axel, ay doon niya na ito pinangkahan. Kaya iyak lamang ito ng iyak. Tito, I respect you po. At formal ko na pong sinabi sa inyo ang totoo. Sumunod po ako sa gusto niya na huwag magparamdam kay Caroline ng dalawang linggo. Pero may ginawa pa rin po siyang hindi maganda. Sana huwag na po kayong magalit sa akin. Pero this is too much. Saad ni Axel sa ama ni Jonah. Oh, I understand, iho. Wala din akong alam na may plano siyang ganoon. Nangako naman kami ng daddy mo na hinding-hindi masisira ang pagiging magkumpadre namin dahil lang dito. May mga sarili na kayong desisyon at ako na ang nagsusuri sa ginawa ni Jonah. Okay, Tito. Sorry din po. Can I talk to Jonah again? Tumango naman ito at umalis para iwanan silang dalawa. Doon na ipinaintindi ni Axel sa dalaga ang lahat, kaya unti-unti na rin kumakalma si Jonah. You know what, Jonah? You're a beautiful woman. Nasa iyo na ang lahat. It's just that hindi ko kayang pilitin ang sarili ko. Lahat naman tayo may nakalaan na partners dito sa mundong to eh. And I'm sure makikita mo rin ang para sa iyo soon. Yeah, I understand. Babalik na lang siguro ako sa US and start my life there. I'm sorry. Matapos ang madamdaming usapan ng dalawa, ay agad binalikan ni Axel si Caroline. At dahil maayos na ang dalaga pagkatapos ng dalawang araw, ay naisip ni Axel na idiritso na ito sa isang bahay niya, kung saan sila lamang dalawa. Ayaw ko nang manligaw pa, Caroline. Kasi siguradong sigurado na ako na ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Will you marry me? Yes. Yes, Axel. I will marry you. Matamis na sagot naman nito sa kanya. Gusto pa sana ni Axel na huwag nang magtrabaho ang kanyang fiance. Pero dahil nabuboard ito kapag walang ginagawa, kaya sa huli, pinayagan niya pa rin ito. At tuwing out nito'y nandoon siya lagi
para sunduin ang dalaga. Kapag naman naabutan niya pang naka-live ang show nito, doon din siya nagpapakita ng labis-labis na suporta. You know what? I'm so lucky to have you, Axel. Imagine, noon, masaya na ako kapag nakita ko ang pangalan mo sa listahan ng mga magiging guest ko sa show. Pero ngayon, magiging asawa na kita. Mahal na mahal kita. Mas mahal na mahal kita. Kayong dalawa ng baby natin. Agad namang siniil ng panayad na halik ni Axel ang fiance. At nang maramdaman ni Caroline na parabang gumagalaw na ang dila nito sa ilalim niya at gumagalaw na rin ang kamay nito, ay doon niya na ito kinurot ng mahina. La, ano ba? Nasa set pa tayo. Natatawa niyang pagsaway dito. Oh, sorry. Okay po. So, mamaya na lang sa bahay? What? Siyempre hindi. May baby na to sa loob, oh. Madidisturbo ang pagtulog niya. Biro naman ng dalaga. So, kailan? Kapagising na si baby? Mm-hmm. Yep. After 9 months. What? No. You gotta be kidding me. Ganun katagal? Love naman. Hindi ko kayang tiisin ang amoy mo. Tah! Wala kang magagawa. Binuntis mo ako eh. Parehas nangang natawa ang dalawa. At sa muli ay siniil ng isang masuyo at punong-puno ng pagmamahal na halik ni Axel ang kanyang fiance. Di na rin nila pinatagal pa at agad na rin nagpakasal para maging ganap ng mag-asawa ang dalawa. Nangako naman siya na kapag kaya ng maglakad ang kanilang baby pumpkin, ay papakasalan niyang muli si Caroline ang bongga. Dahil para sa kanya ay deserve ng kanyang asawa. Ngayon, namuhay silang masaya kasama ang panganay nilang anak na si Kyle. The end. Oh my kulay! How sweet! How sweet naman ng story na ito. Oh my goodness! Alright mga kakulay, if you enjoy, please like, comment, share, and subscribe. Thank you Regine for writing this beautiful story. Thank you all my subscribers and listeners. This is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Dagan kayong salamat. See you sa next story.